Magandang araw po sa lahat ng SSS pensioner. Tayo po ay magbibigay lamang muli ng kaunting kaalaman kaugnay nga ng inyong SSS pension. Kaya siguraduhin tapusin nyo po ang video na ito dahil malaking tulong po ito para sa inyo. Nais nyo na ba itong malaman? Halina't atin itong talakayin. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Boss Balita TV. Narito na po ang latest advisory ng SSS para sa inyo. Ayon sa latest advisory ng SSS, inaabisuhan nito ang mga SSS pensioner at SSS member na pansamantala munang hindi maa-access o magagamit ang kanilang SSS mobile app service dahil ito ay sasailalim sa system maintenance. Kaya humihingi ang SSS ng pag-unawa sa lahat ng miyembro at pensyonado na gumagamit ng kanilang SSS mobile app sa kasalukuyan. Ayon pa sa SSS, agaran naman nilang ipapaalam sa lahat ng miyembro at pensyonado ng SSS sa oras na bumalik at maaari na muling gamitin ang My.SSS mobile app service. Kaya sa mga magbabayad po ng kanilang SSS contribution o magche-check ng kanilang payment contribution o status ng kanilang application, huwag po muna nating gagamitin ang My.SSS mobile app dahil maaaring hindi mag-reflect o mag-post ang inyong payment kung isasagawa nyo ito habang sumasailalim sa system maintenance ang kanilang SSS mobile app service. Kaya maghintay po tayo ng further announcement kung kailan po muling maaaring gamitin ang My.SSS mobile app service. At yan lang po muna ang ating SSS update. Sana kami po ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman. At kung sakaling kayo po ay may munting katanungan, kaugnay nga ng inyong SSS account, i-comment nyo na po yan sa baba at atin pong babasahin isa-isa. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ka na, i-like and share mo na rin, huwag din kalimutan mag-subscribe. Salamat po sa panonood, hanggang sa muli!